po mga kababayan, isang maganda at pagpalang gabi ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Lunes, ika-benching ko ho ng Disyembre taong kasalukuyan po mga kababayan, mga kanalays. Oras ay ganap na alas 11:17 na ho ng gabi dito sa Pilipinas. Pilipinas is Standard Time. Panibagong live, panibagong reaction, opinion, analyze naman po matutong ngayon nyo dito sa ating YouTube channel. Wala iba ko po ang inyong lingkod host, Chris Ulo, nagbabalik. Good evening mga kababayan. Good evening Pilipinas. Ay, sa mga bagong pasok pa lang ho dito sa ating munting programa, welcome na welcome ho kayo kay Chris Ulo. At sa mga kababayan ho nating OFW dyan, saan man panig man ng mundo kayo naroon ngayon, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat mga kababayan. Merry Christmas sa inyo lahat mga kababayan, mga legit double cats, saan man sulok po kayo ng mundo naroon ngayon. Pag-usapan lang ho natin ito. Itong mga kumakalat hong issue, video ho dito sa mundo ho ng social media. At ito hong mga video ho na ito ay nakaka-alarma. Ano? Liliwanagin ho natin mga kababayan. Ako, nagugulat ho ako sa mga channel, vlogger ho na hindi ko alam saan ho sila umuhugot ng katapangan para gumawa ho ng ganitong klaseng video vlog. No, klaseng upload. Okay lang sana gamitin ho yung katapangan ho natin sa social media kung gagamitin ho sa isang tamang pakikipaglaban ho. Sa tamang pakikipaglaban na kung saan ang pinaglalaban ho natin ay alam natin hong katotohanan. Tulad ho dyan sa trademark na Itbulaga issue dyan sa TVJ Itbulaga. At mga kababayan, pakinggan muna natin itong video to. Nakakaalarma ho kasi itong video na ito. Dito kaya Mr. Balita TV. Kapag ganito ho ang channel na sinusuportahan ninyo, siguro mas maganda ay unsubscribe nyo na ito. May ginawa ko siyang video about ho dito sa siya na mayapa or sinasabing nagpakamatay na si Ronaldo Valdez. Gumawa ko siya ng video about din kay Johnny Gibbs. Ang views ho nito is 417,000. Actually, may mga nag-like, libo-libo. Kaka-alarma ho yung ganitong video. Jade Mendoza, shoutout sa'yo. Merry Christmas. Regalo ko. 417,604 ang kanyang views dito sa ginawang video about kay Johnny Gibbs at dito kay namayapang Ronaldo Valdez. Painggan itong video ito kasi sabi ko nga, hindi ko alam kung saan umuhugot ng katapangan itong mga ito para gumawa ho ng ganitong klaseng video. Inuulit ko, okay lang sana gumawa ng gumamit tayo ng katapangan sa social media kung ang pinaglalaban ho natin ay katotohanan. Alam mo natin tama ang ating pinaglalaban, gamitin ho natin ang katapangan natin sa social media. Pero ito mga kababayan, ibang tapang ho ang mga pinapakita nito. Tapang ng apog. Pakinggan nyo yung klaseng ginawa ng video niya. Tapos, meron ho siyang subscriber na hindi ho biro. 96,000 subscribers. Nakaka-alarma ho yung ganitong video. Pakinggan ho natin kung ano ibig ko sabihin na nakaka-alarma. Pakinggan natin ha. Sumuko na. Kapuso aktor na si John Gibbs dinampot ng NBI matapos umamin sa kasalanan nito sa amang si Ronaldo Valdez. Matapos ba... Biro nyo, narinig nyo yun? Si John Gibbs daw, sumuko na. Putik tong mga... Sumuko na raw sa NBI. Dinamp...
sumuko na, dinampot na raw ng NBI dahil sa ginawa raw ng ginawa niya raw sa kanyang tatay na si Ronaldo Valdez. Tindi nitong mga to. Painggan niyo kung anong klaseng video yung mga pinagsasabi niya na hindi mo aakalaing, ewan ko bakit ganito itong mga vlogger. Mga vlogger din ho ito eh. Hindi lang ho nagpapakita sa live stream or video ano nila. Pero vlogger ho ito. O, painggan natin. Oo nga, paos na Jade. Sa ubo. Tapos bawian ang buhay nitong December 17. Tila nitong mga nakarang araw lamang, marami ang mamahal sa veteranong aktor ang labis-labis na nagdadalamhati sa bigla mamaalam nito sa mundong ibabaw. Marami ang nagulat sa nangyari dahil wala umano sa kanilang isipan na loloobin pa umano ang bahay ni Ronaldo Valdez. Kung gayon, hindi naman ito kayamanan tulad ng dati. Maaring ito daw ay pinagtangkaan lamang. Pumanaw ang veteranong aktor na si Ronaldo o Ronald James Dulaca Gibbs sa totoong buhay nitong nagdaang linggo lamang, December 17. Ayon sa source, nakaburol ang cremated remains ng award-winning veteran aktor sa garden suite ng Loyola Memorial Chapels at Mortuum Guadalupe, Quezon City. Wala pang inilalabas na detalye tungkol sa kanyang inurnment. Ayon pa sa nakalap naming impormasyon, inatake umano ng matinding depresyon si Ronaldo kasunod na naging operasyon niya sa prostate cancer noong December 2022 sa Cardinal Santos Hospital. Tapos ito mga kababayan, bago tayo magpatuloy, ha? May ipakikita ho ritong isang tao na ikakagulat ninyo. Putik nung napanood ko nga ito, sabi ko, ang tindi nitong mga... Tignan nyo kung sino yung taong i-upload niya, ha? Driver daw ni Ronaldo Valdez. Alam nyo kung sinong tao? Magugulantang kayo. Kilala nyo. Nandiyan nyo. Tignan nyo. May haka-haka pang nagsasabi na nagkaroon nga din daw ng Alzheimer's ang veteranong aktor, ngunit tila hindi pa nito kinukumpirma ng pamilya Gibbs. Kaya naman madami ang nakabang sa pagsasalita ng mga ito. Napagpuan si Ronaldo ng kanyang driver na si Angelito Oclarit sa loob ng quarter. Oh. Yung driver daw, natagpuan daw si Ronaldo Valdez, napatay, natagpuan daw ng driver. Nung binanggit yung driver, alam nyo sino pinakita? Gago talaga itong mga to. Tignan nyo yung pinakita. Sino nakakakilala dyan? Mga tarantula. Ang pinakitang tao yung nag-viral na merong binunutan ng baril na isang siklista sa isang road rage. Ayan o, si ano, ano ba pangalan nito? Mga gonggong talaga itong mga... Driver, isipin mo kinukwento driver ni Ronaldo Valdez. Ipakikita yung nag-viral na mga tarant. Nung naunang napanood ko to kanina, sabi ko, di mahalong inis at halong tawa yung nangyari. Putik na eh. Pati si ano? Sabi ni Green Day Rashid, bumunot ba ng kagad ng ban? Sipi mo, di ba yun yung nag-viral na ano? Na dating police na PO na 20 taon sa serbisyo, hindi man lang naging PO to. Natanggal pa dahil sa mga samot-saring kaso, tapos nag-viral, may tinutukang siklista sa isang bike lane na ang trabaho yata nito sa Department of Justice. Isipin mo nung kinukwento yung kinukwentong driver ni Ronaldo Valdez na una raw nakakita. Ito ang pinakikita sa screen. Ibig sabihin ito yung driver ni... Takti talaga kayong mga... Ang mahirap nito, nakaka-alarma rito. Nagkaroon siya ng 417,000 views. Libo-libo nag-like. Isipin mo libo-libo nag-like. Ibig sabihin yung mga nag-like, naniwala kayo sa videong to na si Jano dinampot. Sumuko na at may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang tatay na si Ronaldo Valdez.
Pakinggan niyo pa yung sasabihin, ha? Kwarto nito sa kanyang bahay sa New Manila, Quezon City nitong linggo. Ayon naman sa QCPD na naglabas ng kanilang maiksing official statement ukol sa case ni Ronaldo, natagpuan naman ang nakahanduse sa sahig si Ronaldo na may hawak na .45 at kalakip dito ang isang empty magazine na tila nga nagbabasa pa ang veteranong aktor bago ang trahedyang nangyari. Hinihintay pa rin ang otoridad ang resulta ng fraffin at ballistics test na isinasagawa sa aktor at sa mga nakasama nito sa bahay. Nangako ang QCPD na maglalabas sila ng official statement kapag natapos na nila ang investigasyon. Samantala, tila sa pagkakataon naman na ito ay marami naman ang nagsasabi at may haka-hakang hindi nga daw nakikibuan at nagpapansin na noon pa sina Jano Gibbs at ama nito ang si Ronaldo Valdez. Ito ay nagsimula dahil sa inggitan. Dahil nga sa Isipin nyo, dito pa yung mukha ni Senador Rapito. Andito pa yung mukha ni Senador Rapito, Ulpo. Ang nakakagulat dito, ang nakakaalarma rito, mga kababayan. May ads pa. May advertisement na lumalabas sa video. Ibig sabihin, kumita pa. Sipin mo, 417,000 ang pwede report yung vlogger na yan, Ultimo Channel na. Kaya nga eh, i-report nyo nga ito. Tulungan nyo ako. Oo. I-report nyo. Tapos kung may nakasubscribe dito, i-unsubscribe nyo. Kasi, nakaka-alarma yung ganito. Mamaya, yung ibang tao, hindi ganun sanay sa social media. Tapos, maikwento sa inuman, pre, si Jano Gibbs pala sumuko. May kinalaman sa pagkamatay ng tatay niya, pre. Dinampot ng NBI. Oh, napanood sa YouTube, pre, binalita. Itong mga to, no? Ba't kaya ganito itong may mga ganitong channel? Hindi ko mag-gets. Hindi ko talaga maintindihan. Nakakaalarma yung ganitong channel, mga kababayan. Hindi ko alam bakit ginagawa nila yan. Vlogger din mo yan eh. Tao din yan eh. Hindi ko alam bakit nila nagagawa yung ganyan. Painggan nyo pa yung mga sasabihin ng titindi. Sa pamawanan nito sa ari-arian sa kanyang anak nito sa labas at kay Jano Gibbs. At may ilan na nagme-mention kay Jano na baka ito ay isa sa suspect sa gumawa sa ama. Dahil sa sama ng loob ay nagawa nitong gawin sa ama. Tapos ganun lang. Tapos may iba pa yata yung napanood kong isa rin na grabe. Sabi nito ni Angelic Ramcom, ngayon lang din napanood ko ilang channel na yan ang sinasabi. Grabe nga. Putik. Sipi mo. Ang lakas ng loob nila gumawa ng ganyan. Sasabihin, Jano Gibbs, sumuko na. Dinampot na raw ng NBI. May kinalaman daw sa pagkamatay ng kanyang tatay. Putik, gawin ba naman ni Jano Gibbs sa mga tarantula? Gawin ba naman ni Jano Gibbs yung ganong gawin niya sa tatay niya yun? Gumagawa pa ng pelikula yung dalawa na yan sa about yat, ano ba, Father and Son ba yun? Mga ano talaga to, mga tarang. Sabi ni Elliot Dad, ikaw nga ang click. Hindi nga, itatitle mo nga eh. Yun nga yun eh. Hindi clickbait yun. Yun talagang title nila. Yun yung programa nila. Yun yung video nila. Kumbaga, tinatitle mo yung video nila na bakit ganon. Hindi clickbait yun. Ang clickbait yun, i-exage mo ang isang video para mapanood. Hindi clickbait yun. Yun talaga yung topic. Pinagbibintangan, pinaghihinalaan si Jano Gibbs. Kasi hindi naman bakit sila gagawa ng ganyang klaseng video kung hindi nila pinagbibintangan. Ibig sabihin, naghihinala sila sa tao. Tapos talagyan nila ng istorya. Yun yung clickbait. Yung isipin mo, hindi matindi pa nga, at least nga yung clickbait kahit pa paano, pinapasarap mo yung, pinapaganda mo yung ano mo eh.
video mo. Eh, kesa naman ito, puting fake news yung. Parang, eh, isipin nyo, malaking artista yan. Undinampot yan at sumuko na, dinabalita na yan. Gunggong talaga itong mga vlogger na to. Kaya nga sabi ko nga sa sarili ko, paano kaya humuhugot ng katapangan itong mga gunggong na to na gumawa ng ganyang klaseng video na sasabihin, Jano Gibbs sumuko na, dinampot ng NBI, may kinalaman sa pagkamatay ng tatay niya. Paano kaya nila nagagawa yung ganun? No? Saan kaya sila humuhugot ng... Sabi ni Lolo Bangge, this could be a libelous. At the libelous, 100% talagang libelous. Sipin mo sabihin daw, sumuko na, dinampot daw ng NBI. Gagong puto. Sira, nung napanood ko nga, pati nga ako nung napanood ko kanina, nung kanyang tanghali. Pati ako nagulat eh. Kasi hindi ako masyadong, kasi nga busy ako, may mga ginagawa akong sideline. Eh baka hindi ako masyadong update sa news. So, nakakapagbukas ako pero hindi ako update sa news. Pagbukas ko kanina tuloy, nagulantang ako. Pati yung dibdib ko tuloy, gumanon. Akala ko, ngayong pag-play ko, sabi ko, taran. Yung pala, tapos nilagay pa dun yung mukha ni, ano na, nag-viral sa siklista. Pati si Kalbo, yung dating pulis na nag-viral na ano, isinama driver daw ni Ronaldo Valdez. Mga gunggong talaga. Hindi mo tuloy, matatawa ka o mabubwisit ka. Hoy! Otik, may bisita akong... Mambabel, para kang palitaw ah. Lulubog lilitaw ka rin ah. Ay, Merry Christmas sa'yo, Ma'am Bopil. Oo, kumusta na? Si Ma'am Nets, tiba-tiba, nakikita kayo ba? Ay, pakisupport, subscribe nyo nga yung kaibigan ko. Yan o, yung may check. Bopil Mix Vlog. Tsaka yung kaibigan din namin isa, si, anong FB page ba ni Nets? Nets M Vlog, sa FB page. Ano yan, ito, kung chismosa sa YouTube, si Nets M Vlog, chismosa sa Facebook. Eh, subscribe nyo nga yung dalawa na yan. Kasi yung isang kaibigan ko, yung Nets M Vlog, nagtatopic ko ng mga krimen, mga chismis sa Facebook. Ay, si Nets M Vlog, pakisupport, subscribe nyo rin. So din, tiba-tiba, papasko. Uti, dahil ko nga utang, tiba. Tiba-tiba sa utang ka mo. Grabe ka. Mga kababayan, o sino nakasubscribe dyan sa gunggong na yan, i-unsubscribe nyo. Kami na lang panoorin nyo. Ayan, si Bopil Vlog. Kami na lang panoorin ninyo. I-unsubscribe nyo. Pag, once nakapanood kayo ng ganyang isang channel, huwag nyo na ulitin. Sayang lang yung wifi, nabayad nyo sa wifi at data nyo. Kasi ako na-alarma ako rito eh. Na-alarma ako rito kasi sabi ko, putik sabi ko. Tapos ang views, 400, kulang kalating milyon ang views. Libo-libo rin yung nag-like. Sipin mo nag-like ka doon, ano? Sabi na niwala yun? Kakalarma mga kababayan, sabi ko. Tapos lalo na kung yung nanonood, hindi ganun ka-smart. Hindi ganun ka-smart yung nanonood, napaniwala. Tapos nakakwento sa kapitbahay, eh tangay nanood. Magkukwento ngayon sa inuman. Eh mga tanga rin yung kainuman. Pare, si Jano Gibbs, sumuko. Dinampot na ng NBI. May kinalaman pala sa pagkamatay ng Ronaldo Valdez, tatay niya yun. Ha? Oo, pre. Dahil siya mana-mana. Ngayon, yung mga tangang kainuman, tutulog na yun ng gabi, kinabukasan, pagising niya, may hangover. O kwento naman nila sa mga asawa nilang tismosa. Ngayon, mga asawa nilang tismosa, ikukwento naman sa mga kaibigan chismosa dyan sa labas ng bahay. Ayun na! Umalat na yung fake news. Mga parang hirap na magmura ngayong ano eh, Pasko eh, mga gunggong talaga itong mga to.
Oh, sige po, mga ito mga kababayan, i-report nyo yan. Yung channel na yan din. I-report ninyo or ano nyo, unsubscribe ninyo. Unsubscribe nyo yung channel na yan. Sayang lang ang data nyo dyan. Oo. Sabi nung isa, tismosa ka, tismoso ka ulo. Hindi ako Oy, iba yung tismoso. Iba yung tismoso sa Marites lang. Marites lang to, dito tismoso. Oo. Ay, Merry Christmas po sa inyo lahat ha. Hindi, ito mga kababayan. Nilinaw ko lang ho ito. Ay, kailan ba ako nag-topic ng ganyan? About sa mga ganyan-ganyan, ano mga ganyan-ganyan fake news. Di ako nagtatopic ng ganyan kahit isang beses. Masyado lang akong na-alarma rito. Itinapik ko lang na sabi ko. Live ko nga ito, sabi ko. Ipa-report or ipa-unsubscribe. Baka may mga naka-unsubscribe dito. Kasi, isipin mo yung ganong views. Kalahating milyon. Kalahating milyon nakuha nung gunggong na yon. May ads pa. Ibig sabihin, kumita pa siya sa kagaguhan niya. Sa kasinungalingan niya, kumita pa siya. Kailan ba? Kailan ako nag-topic ng mga ganyan? Wala akong tinatopic na ganyan magmula noon hanggang ngayon. Ngayon lang kasi, masyado lang ako na-alarma rito sa ano na to, sa video na to na parang ang daming napaniwala. Libo-libo ang nag-like doon. Oh. Ayun ako. Yan, subscribe nyo. Ang channel na ito, i-report nyo nga itong gunggong na to. Asa na ba yun? Ano bang channel na ito? Yung isa nagalit, siguro siya yan. Channel niya yan. Channel niya siguro yan. Ayan o. Oh. Ang channel niya is Mr. Balita TV. Tapos ang nakakagulat pa rito, 96,000 subscribers. 4,000 na lang, makakakuha na siya ng silver play button katulad sa akin. Isipin mo makakakuha pa ng silver play button yung gunggong na yan. Tapos ganito yung balita or fake news. Ang lupit mo, Brad. Report nyo to, Mr. Balita TV. Marunong ba kayo mag-report? Dito yan eh. Ito, may nakalagay report. Ayan oh. Piliin nyo lang doon, lagay nyo fake news. Gonggong na to. Sira. Grabe nako, 400,000. 400,000 yung ganitong video. Anak na. Sipin nyo 400,000, magkano kinita niyan. Tapos ganyan ang ginawa. Okay lang sana i-topic niya yung ganyang case, di may iwasan kasi viral trending yan. Yung tamang pag-analyze tulad nung ginawa kong pag-analyze about sa barrel, paano nangyari yung pinuto, tapos nakabaksak sa ilalim ng tiyan sa ibabaw ng legs, which is pag pumutok ang 45, kahit pag pumalo yan isang kamay, tapos 76 years old pa yung may hawak, siyempre iba na ang grip nun, matanda na eh. Dapat kahit pa paano, tatalsik yung barrel. Okay lang ganun eh. Hindi may iwasan, public figure yan. Mapag-uusapan talaga yan. Mr. Balita TV ba? Oho. Mr. Balita TV. Hindi katulad nito. Putik, anong klaseng video to? Fake news ang putik. Jano Gibbs daw? Sumuko na? Dinampot daw ng NBI? Ang gulo pa nga eh. Sumuko na tapos dinampot. Putik. Ang dinadampot, di naman sumusuko yun, gunggong. Pag sinabing sumuko, kusa yun. Hindi na dinadampot yun, sumuko nga eh. Tapos dinampot. Ano ba talaga, putik, ang gulo mo? So sige po, maraming salamat. Ano oras na? 11:41. May gagawin pa kasi ako eh. Try ko mag-live ng mga after 12. May tatopic ko tayo about sa best friend ko, Paulo Contis. Maraming salamat po mga kababayan. Merry Merry Christmas po sa inyo lahat mga kababayan. Ilang oras na lang, tapos na ho ang Pasko. New Year naman ang sasalubungin natin. Mas malupit ito. Maraming salamat po. Paalam po pa samantala. Ang inyong lingkod, host Chris Ulo. Bye-bye.